Hello mga kagulo, welcome back to my channel. Nandito na naman ako para kayo ay guluhin. So for today's video guys, magre-review tayo ng product ulit. And na-review ko na to guys dati, but this time mas pinatapang lang ganon. And heto, bibigyan ko siya ng second chance kasi marami nang bash sa akin nung una kong video. Kaya ayun, this time pagbibigyan natin siya ulit. Heto yung RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution. Ayan. As you can see guys, nakita niyo naman yung face ko ngayon. Nagka-pimples ako dyan, ayan o. Dahil siguro sa stress. And hindi na ako ganun nakakapag-review ngayon dahil nagka-anxiety ako. And yung mga hilig ko dati is hindi ko na masyado nagagawa. That's why binabalik ko siya ngayon. And uunahin natin siya dito sa RDL. So, ayan yung RDL. And nagbago na yung packaging ng RDL, I think. Or hindi pa. Basta kasi it's been a year since nung nakabili ako nito. And ayan, pag-usapan na natin tong lalagyan niya. So kanina, nag-video ako tapos hindi pala gumagana yung mic. And hindi ko alam ngayon kung gumagana ba yung mic. So kailangan every time na kinakat ko siya para nakikita ko kung gumagana ba o hindi. So ayan, pag-usapan na natin nga yung packaging ng RDL. By the way, yung hydroquinone and tretinoin is ginagamit lang siya for acne. And ayun, kailangan before ka maggumamit nito, kailangan nagpaderma ka muna. That's why sa mga lahat po nanonood ngayon, hindi po ako nagpaderma, kaya beware lang po. Kasi ano, wala pa pampaderma. Kaya DIY muna tayo this time. And marami namang gumagamit nitong RDL nito without dermatologist. Kaya ayun, iingat ako na lang din para ayun, mag-iingat na lang din ako. Ayan, yung hydroquinone tretinoin nga is pang treat ng acne. So it has 40 mg and 20 mcg per ml, 4% or 0.20% anti-acne keratolic depigment agent. So ayan, ito babasahin ko naman is formulation. HMLs contains hydroquinone 40 mg, tretinoin it has 20 mcg. So yung formula lang nito is hydroquinone and tretinoin and wala nang iba. Indications for topical treatment of acne vulgaris, for pathological hyper, gusto ko lang na magamit ng RDL but pinahirapan niyo ako. hyperpigmentation such as colasma, melasma, freckles and lentigens. Bahala na kayo, basta yun. Basta yung sa akin, pimples lang. So, direction for used. Moisten a piece of cotton with RDL baby face hydroquinone plus tretinoin solution number 3. Gently apply on the face and neck areas. So, dosage and administration used once or twice a day. Choice nyo na yun kung gagamitin nyo ba siya ng twice or once a week lang. Ay, once a week. Once a day. So, storage, temperature of 30 degree. Kailangan wag bababa doon. Ay, wag tataas doon. Good doon, no? Tapos, heto, may precaution siya. Excessive exposure to sunlight shall be avoided. Shall not be used with sunburns until fully recovered. So, kung may sunburns ka dahil, wag mo na munang gamitin. Ganon. And if gagamit ka naman nito, siguro hindi ka naman magbibilat, no? Kung magbibilat ka, huwag ka muna gumamit nito dahil kasi masira yung balat mo. Ito yung warning. Should not be used longer than 2 months. So, bawal itong gamitin ng tatagal pa sa 2 months. Baka wala ka ng mukha, ganun. Do not apply to a broken skin. Pati ba naman skin broken? Excuse me. Should not be used on children 12 years old below. Sa mga 12 years old dyan, huwag muna gumamit ng mga gantong skincare. Kung hindi, ganito yung mangyayari sa face nyo. Nakita nyo yan? It's a warning. Dadyo lang. Yun. Sa mga 12 years old, advice ko lang, huwag muna kayong ano-ano yung gamitin, mga dye. Para fresh yung skin nyo.
do not use to treat more than 10% of the total body surface. Like, baka naman gamitin nyo sa buong, ano, sa buong katawan. Hindi naman maganda yon. Should not be used by pregnant women. Nasa mga pregnant dyan, magbuntis muna bago gumamit ng skincare na ganito. Ayan. So, it has 60 ml. And ito yung packaging niya, guys. May ano pa siya. Sorry, hindi nagpo-focus yung camera ko eh. May expiration pa siya. So, good para alam natin, diba? Tapos, may mukhang ganyan na pack. Oh, kita nyo yarn. Ayan, so, bubuksan na natin siya. Oh, eto na nga guys, na-open ko na yung box. So, advice ko lang din guys, huwag nyong ibababa ito kasi mukha siyang gamot ng bata, ganon. So, kailangan nasa taas siya para baka may bata dyan sa inyo, inumin to dahi, nako. Baka mamuti yung ano, kaya ayun, ilagay lang sa mataas na lugar. Huwag naman sa pinakamataas dahil baka ikaw mismo hindi mo na maabot. Tapos, ayun, napansin ko lang is may nakalagay na sulat dun sa ano, sa loob ng box niya. And hindi ko nababasahin kasi siguro nandito na. And nagsasuggest siya, may nakita kong white cream, RDL sunblock cream, ganon. Kung kayo, kung gusto nyo gumamit ng mga iba nilang product, pwede naman. Pero ako ito lang. Ito lang yung pang budget ko. 68 pesos lang to. Ayan. Nabili ko pala to sa any drugstore. Marami kayong mabibiling ganyan. And yun nga, hindi ko alam kung nagmahal ba siya. Kasi ito yung pinakamalaki eh. 60 ml. Nabili ko siya ng 68 pesos. Hindi ko alam kung ganito pa yung price niya last year na bumili ako. And last year kasi is binili ko is number 2. And medyo maliit yung nabili ko kasi walang available nun. So, ayun. This time kasi pandemic kaya pwede tayong kumamit ng mga ganito. Huwag lang tayo lalabas. Sorry, nabilis ko magsalita pero ayun. And ayan, kung nakita nyo, meron siyang ganyan. Ayan o. Meron siyang plastic pa dito, which is maganda para alam nyo hindi pa nabuksan or ayan. So this is my first day and gagamitin ko to twice a day, so mag-update na lang ako every morning siguro, ganon. Ayan, yung amoy niya is ano, amoy alak day. Wow, parang bagong-bago ha. Naamoy ko na to dati and ay nga, amoy alak siya. So, yung gagawin natin is gagamit na tayo. Inumin na natin, charot. Bawal. Ayan siya. Kung nakita niyo brown siya, ayan. Ganyan lang. So, yung paggamit guys is huwag nating huwag nating pakakaskas kasi matapos nito dahil. So, gagamitin ko to for a week. Ayan. And ayan, nakikita nyo yung neck ko. Umitim ako dahil. Hindi ko alam sa stress ba to. Hindi naman na ako gala. Pandemic ngayon dahil. Ayan, sana ano, makatulong to sa skin ko. Ayan. So ayun guys, I will update you na lang para ano, sa mga darating pa na araw. So this is my first day and gagamitin ko siya twice a day ulit. Ayan. So ayan. Bye, see you tomorrow. So guys, this is my second day. Ayan, itonggak na natin. Ayan, pak, ilagay na ang ating mahiwagang RDL. So as you can see, labas na labas pa din ang aking mga hinggiyawan and pulang-pula. Wala na bang ipupula yan, char? Ayan, ikuskus mo lang ng ikuskus hanggang mawala yung balat mo, charot. Bawal. Ayan, syempre ilagay mo din yung
leeg mo, hindi naman pwede yung lumulutang lang yung mukha mo, ganun, maitim yung leeg, maputi yung mukha, charot. Ayan, at tignan ninyo, dumi-dumi, Diyos ko, dumi-dumi, parang yung buti ko, charot, bawal. Ayan, maglalagay tayo ng cream, syempre maglalagay tayo ng sunscreen, kasi siya lang para sa video lang, pero hindi talaga ako naglalagay ng sunscreen, charot lang yan. Hindi, sorba lang yan, pero hindi talaga ako naglalagay ng sunscreen. Bihira lang paglalabas lang ako, pero pag nasa bahay, kacharotan lang yung ganyang kaartihan lang. Ayan. So, eto yung third day ko, guys. Kakagising ko lang every morning yan, kaya tiyatama talaga ako mag-video. As you can see, medyo labas pa rin talaga yung tigyawan ko, pero go lang, push lang. Eh, nakabili tayo ng RDL, sayang yung pera kung hindi natin tutuloy. So, dyan, humahabli na yung face ko, ganon. Kaya, medyo masakit-sakit. Nabinilisan ko lang yung video, kaya nakita nyo madigin yung pagkano ko. Syempre, huwag natin kalimutan lagi yung leeg. Pop! So, ayan, o, diba, social, may pa-article. Pak. Minimix-mix ka ba yan? So, ayan, hindi masyado kita kasi natataranta ako mag-video dyan eh. Sorry na. Ayan pa ako, hinawakan ko pa ng gigil na sa dilim eh. Ayan, as kasi pumuputi na yung face ko pero yung mga tigyawad labas pa rin. Ayan yung problema ko talaga oh, yung dalawang tigyawad dun eh no. Kakagigil din naman talaga, panira ng ano. Pak oh. Pati yung leeg syempre. Ganyan lang, pak. Kuskus. Yan, humahab din na yung face ko dyan pero hindi ako nagbabalat guys. Kain tayo. Ayan, ito na yung pang fifth day kasi nakalagpas ako ng ano araw, ayan. Ayan na yung pang seventh day. O, diba, nag-lighten up na siya, o. Aminin, nadedo na yung tigyawat. Pero, alam nyo, hindi ko na-experience magbalat. Siguro, micro-peeling lang, konti lang. Ganun lang. Kasi naglalagay din ako ng ano, aloe vera gel. Ginagawa kong mask. Pak, oh. So guys, heto na po yung final day na i-review ko tong RDL and as you can see, ayan, ganyan lang yung nangyari after mga 7 days siguro. Ayan, so ngayon, seriously, kakagising ko lang kaya sorry na guys, pero para matapos na din tong vlog kasi sinusupo na naman ako ng anxiety ko kaya hindi ako masyadong nakakapag-vlog. Ayan. So, yung na-experience ko dito sa number 3 is medyo may nag-peel, medyo lang. Pero hindi ko alam ba't sa akin hindi nag-peel. Siguro dahil kumagamit ako ng aloe vera na gel. Ganun. Pero, nag-lighten yung face ko. And ayun o, parang hindi siya nagsugat eh. Parang nagpipil din yan. And after 7 days, medyo naglight naman yung ito may nabuhay lang ng isang tigyawad dyan. Pero yung dalawa kong pupils dito naglighten. So 7 days pa lang naman. Kaya syempre, anong expect mo sa 7 days? Hindi naman magic yung ginawa mo, diba? Kaya ayun, pero ano, malaki na yung napansin ko sa face ko na nagbago, like pumuti na ng konti and nag-glow, unlike nung una na hindi siya nag-glow before ko gamitin to, hindi nag-glow and sobrang kailangan ko pang i-conceal tong mga to para hindi, yung parang ano, para hindi sila makita. Ngayon, okay lang na makita sila kasi hindi na sila ganun ka ano, sa kakita. Ayan. And ito lang naman yung pinaka-problem ko. Pero, after nito guys, gagamitin ko pa naman to. Madami pa naman siya. And, ayan. Nakalahati ko na pala siya. And, ano, gagamitin ko pa to. Siguro, after a month, i-update ko kayo kung ano ba nangyari sa face ko. Kasi, ito is primary review pa lang. And kasi magre-review din ako ng soap kaya may ginagamit ako ng soap ngayon tapos tatapusin ko na yon and then magre-review na naman ako ng ibang soap
kasi papadala tayo ng Lola sa online shop ng skin sensation ng bago soap, kaya kailangan ko tapusin to. Ayan, as you can see, nag-red lang yung ano, pero mahapdi siya. Oo, nung una mahapdi. Until now, medyo may hapdi pa din kapag pinapahid mo, pero hindi na siya ganun, ano, hindi na siya ganun kahapdi. Siguro na sanay na ako sa mga ganun-ganun na product. Kaya ayun. Pero yun, sa closer look niyan, hindi na siya katulad nung una nga. Alam, pula na mata ko. Kala no, kakagising ko na kasi, sorry. Pero yun, sa ano, is nakita nyo, nag-glow na, hindi katulad dati, nung una ko video. And sorry if wala ako masyadong energy kasi, yun nga, kakagising ko lang. Kala, yung collarbone na yun. So that's all guys, and I hope na sa susunod kang update makita nyo pa or mapanood nyo pa, and thank you for watching. Please subscribe to my channel.